May matinding balita ang inyong pinakabagong aksyong balita ngayon. Naglabas sa mga makabagong ebidensya laban sa Pangulong Marcos Jr. ang dating PDEA chief na si Armand Morales. Ayon sa ulat, tila walang lusot ang Pangulo sa kasong kanyang kinakaharap. Matapos ang paglabas sa mga ebidensya, naging emotional naman ang unang ginang si Liza Marcos sa sitwasyon. Ayon sa payag ni dating PDEA Chief Morales, malalakas daw ang mga ebidensya laban kay Pangulong Marcos Jr. na magpapatunay sa mga aligasyon laban si kanya, kasama sa mga ipinakita ang mga dokumento at testimonya na maaring magpalakas ng kaso laban sa dating Pangulo. Hindi pa man ito ang huli, inaasahan na magiging mabigat ang laban ng kampo ni Marcos Jr. sa mga bagong patunay na ito. Samantala, hindi napigilan ang pagluha ni First Lady Liza Marcos sa naging sitwasyon. Matapos marinig ang mga bagong detalye sa kaso, hindi na mapigilang sumumbalat ang kanyang emosyon. Sa mga sunod na araw, inaasahan ang mas marami pang mga detalye hinggil sa kaganapan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Meron, bakit ba tayo nandito ngayon? May nangyari na naman as if it wasn't even clear enough to us na ang Marcos administration ay mapasupil at abusado at arrogante. As if hindi pa napakarami ng atraso ng Marcos administration sa atin. Ngayon ay naraman natin na hindi na tuloy, no? Na yung rally na sana tayo ay pupunta doon na mapayapa, na magsasabi ng ating kalooban tungkol sa Marcos administration ay ginipit tayo, no? So, CPRRD decided to cancel the rally kasi number one, ayaw na niya na may masaktan na Pilipino. Kasi ganyan ang totoong Pangulo. Ganyan ang totoong Pangulo. At yan yung nakita natin kay PRRD. So, and it was validated yung decision ni PRRD nung nalaman natin na meron palang mga mag-i-infiltrate nung rally na yon na mapayapa. So, napakahalaga ng araw na ito na nagtipon-tipon tayo dito kasi hindi na papayag ang Pilipino dito. Tama si PRRD. Ang mga nakaupo sa Malacanang, hindi nila kilala ang Pilipino. At wala rin siyang kakayanan na matuto ng leksyon na ibinigay ng kasaysayan sa kanya. So in starting, we are going to listen to the conveners of the rally kung ano yung nangyari ngayong araw na ito. But before that, may I please beg your indulgence. Babasahin ko ang Philippine Bill of Rights na sinaling ni Bongbong Marcos. Hindi ko babasahin ng diretso pero yung isang maikling artikulo tungkol dito para napakagandang oportunidad na binigay ni Bongbong Marcos sa atin para mas aralin natin kung ano ang ginawa na pampapakot ni Bongbong Marcos. The Philippine Bill of Rights. Article 3 of the Philippine Constitution is the Bill of Rights. It establishes the relationship of the individual to the state and defines the rights of the individual by limiting the lawful powers of the state. It is one of the most important political accomplishments of the Filipinos. The concept of a Bill of Rights as such is essentially an Occidental product, Western product, hindi siya atin agad. For a number of centuries in British, French, and American political thought, there has grown the conviction that the rights of the individual must be preserved and safeguarded not through the authority of an individual, nor through the membership in a particular group or party, not through reliance upon force of arms, but rather through the accepted processes of the declared constitutional law. Manifestly,
Such a concept places a high value on the individual in relation to the state. It also places a high value on the law and its validity. Okay, so the political journey, the political history of the Philippines since the middle of the 17th century was not conducted to the type of growth. Whatever the Filipino came to know of the liberty and dignity of the individual under 3 centuries of Spanish dominion was provoked rather than inspired. Spanish rule was absolute, and under it, the liberty of the individual became a matter of the grant of the ruler rather than the rule, than the right of the rule. It was a government of men, not of laws. The rights of the Filipinos as rights were no conspicuous part of Spanish political thought. So sa madaling salita, napakahaba ng biyahe natin na umabot tayo, na nagkaroon tayo ng Bill of Rights na ngayon ay sinasalig ni Bongbong Marcos. So without further ado, nawala. I'm going to introduce to you the conveners dito sa press con para sabihin nila kung ano ang ginawa ng Marcos administration sa rally natin. Ang nagsulat nung binasa ko ay si Robert Ora Smith. So pinakita lang niya na, kasi hindi ko alam yan eh, na yung Article 3 pala ng Constitution natin, yun pala yung Bill of Rights. Hindi yun binibigay ng isang pangulo or sino man tao. Kung hindi, dahil sa tayo ay tao, yun lang ang kondisyon kung bakit meron tayong ganitong karapatan. Hindi ito ibinibigay na parang regalo sa atin. Atin yun. Kahit na napanganak ang anak mo na walang kamay, may kapansanan sa pag-iisip, hindi nakakakita, walang paa, etc. Tao pa rin siya at meron siya inalienable rights dahil tao siya. Okay. May I please have the list of the conveners? Thank you. So, Verdel de Lovantos, please. Yeah. De Los Santos. Pwedeng pakilala mo, sir, kung sino. Mas mabuti siguro kung na lang yung mga conveners tapos sila magpakilala ang sarili nila. Yung mga conveners, guys. So, pwede sana yung mga conveners just introduce yourself. Thank you, Dr. Doreen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Gapo Randy Usman, 1988 na elected si Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City. Then ako na elected din Barangay Kagawad 1989. 6 years term yun kasi yung panahon na yun, kung ano ang term na yun, 6 years yung mga barangay officials. Then, i-appoint naman ako ni Duterte yung 2001 na Deputy Mayor hanggang 2021. Almost 20 years ako nagiging Deputy Mayor sa Maranao Tribe. Kasalukuyan po, ako ay tumakbo na Governor sa Lanao del Sur dahil nakita namin ang kagandahan na papaano natin matutuloy yung ginawa ni Presidente Duterte yung panahon na siya ang Presidente. Okay, ako po si Dr. Edwin Maniti, taga Angeles City at isang pastor.
po si Bertel Del Santos from Bulacan, regional organizer ng TAPS Coalition, Central Luzon. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan. Ako po si Placido Veloso po. Isa rin pong regional organizer ng Central Luzon. Ako po ay Tulong Bataan. So, maraming salamat, sirs. Pari po bang ikwento ninyo, would you like to proceed that way? Ikwento nyo muna, magbigay muna kayo ng statements ninyo kung ano yung nangyari. Kasi napakarami nating mga kababayan na doon na, may marami pang galing sa Mindanao. Gusto namin malaman yung katotohanan from the conveners themselves. To clarify po kung ano yung nangyari, since March ay nag-umpisa na po kami na magplano at maghanap ng venue para sa Maisog Rally or Defend the Flag Peace Rally dito po sa Central Luzon. Ang una po naming nakita ang venue dahil historical significance ay ang Malolo City. Dahil dito po unang itinatag ang unang republika at ang pagbuo ng konstitusyon ng Pilipinas. Kaya nagsikap po kami makipag-ugnayan sa local government unit, city government of Malolos. Ganun din naman, nakipag-coordinate po kami sa provincial capital para hiramin ang public place kagaya po ng Bulacan Sports Complex at ang Malolos City Convention Center. So, batay po sa Batas Pambansa 880 ay sinunod natin yung ano yung mga proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Dinalangkas po namin ng maayos gabay ang aming mga lead convener para hindi po kami magkaroon ng lapses. So sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa sports complex. Kala namin okay na. Pero nung na-i-pencil na po, ilang araw lang binawi na ulit. Ganon din naman yung nangyari sa Malolo City. Mas marami pong beses kami nagpabalik-balik kasi set up, ibibigay sa amin yung schedule, bukas, iba na naman. Hanggang sa magkaroon ng mga conflict, umabot po kami ng April, wala pa rin na ibibigay na malinaw na schedule. So muli po binalikan namin yung Batas Pambansa 880 kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag ka private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yun po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon, wala mang permit pero kailangan i-coordinate, ipaalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado po natin. So ang nangyari, okay, nakipag-coordinate po ulit kami sa even sa Provincial Police Office ng Bulacan dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso. But it so happened after 4 days, binawi yung approval ng unang industrial park na hiniram namin dahil ang nagpa siya daw po ay board. So, yeah, hinayaan na lang po namin. Afterwards, nakakita po kami ng bagong venue. Isang maluwag na open field na again, private. At ito nga po yung Bustos Bulacan. Doon po sa Bustos Bulacan, direkta po namin nakausap yung relative or yung authorized representative ng may-ari. Kasi yung may-ari po mismo ay hindi na nakakaharap dahil gawa ng health conditions. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming hinilingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag namin authority to use the property. So, pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede namin magamit yung lugar. So, after po nun, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil
kailangan daw po na ipagpaalam. So nagpadala po kami ng sulat. Kung okay naman, wala naman pong comment ang local government dahil sabi nga nila, i-implement lang naman, wala problema. So, nagulat kami, meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin. Unidentified na tatlong lalaki, naka-jacket, at hindi po pinakita yung ID, sakay ng dalawang SUV. At maliwanag yung sinabi po doon sa may-ari na huwag nang ituloy ang maisugurali sa Bulacan. Kung gusto nyo ika sa ibang lugar, baka ika magaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong mapag-initan ang LGU, binawi po niya ulit yung pagpapahiram. So, ang ginawa po namin, noong gabi din na yun, pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung batas pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, Supreme Court decision, kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit. Hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, okay naman, smooth sailing naman. Nagkaroon na rin ulit kami ng kasunduan na para ang mananagot ay ang organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Doon sa kasunduan na yun, ay lumalabas na siya ay rental na para mas maging binding yung usapan. So, ibig sabihin, pumalawag ulit kami sa kasunduan malinaw between two different parties, individual parties, intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government. So nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi may tumawag daw sa kanya. Hinaharas siya na yung property na nila ang pagbabalikan. Yun po yung nangamba na naman siya. So ang sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung lagi na pinapaliwanag sa kanya. Pero pilit niyang ini-insist na mayroong nasa likod ng mga pag-iipit, ng mga pananakot, ng mga panghahalas sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, pakipag-ugnayan ulit tayo sa LGU. Nilinaw natin na wala na pong dapat i-atras. Kaya dapat natin ituloy yung peace rally na ito. So, nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon nga po yun. Ay bago mag April 27, kahapon, April 27, nagulat po kami yung buong paligid ng property ay mayroong 10 tarpaulin na nakalagay private property, bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang merong ganong announcement ng tarpaulin na meron po kaming existing na kasunduan. So ang iniisip namin, bakit paiba-iba? Nalaman namin, kinagabihan ng April 27, may pumunta ng mga pulis para papirmahin yung may-ari. Written, ano na siya, typewritten na siya, or ibig sabihin, gawa na siya, ready-made na siya, na pirmahan yon na hindi siya pumapayag. So, on that part, parang medyo nakakaramdam na talaga kami na may pressure, meron ng pagkilos na hindi naaayon sa batas. So, umaga po kanina, nag-uumpisa na kami mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po dumating ngayon itong attorney Jose Cruz, na kung ipagtabuyan po kami doon sa lugar, ay nakita naman po sa social media kanina, how he treated everybody in the
on the field na in-expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Sinabi namin, intayin lang po yung lawyer na kasama natin, pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami doon sa property. So sinunod naman po natin, dahil ayaw nga natin ng gulo, ayaw natin na sa atin magsimula yung mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod po na, nandun po si Bishop kanina, kami po, hanggang sa inintay po namin yung time na mapapayad. Pero up to the last minute, nagulat kami, mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo i-demanda nyo na ng breach of contract. So meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroong nilabang na kasunduan. So on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nakipag-usap din muna sa conveners para hindi nagkaroon ng commotion kanina doon na parang basta ka nagtataboy. Ang mga kapulisan, naintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power na basta mag-eject doon, not unless merong court order. Pero ang ginamit lang pong basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa PNP. Kung saan meron din pong discrepancy, ipukwento po mamaya kasama kong organizer para mas maintindihan po natin yung naging pag-uusap yung kasunduan. So ganun po, hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na lang ating airfare sa sarili natin dun sa voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of a sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa pangaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Kaya ang sa amin po, kailangan natin ng hustisya. Kailangan natin ipakita sa taong bayan na nasa na yung pinuno, mga namumuno may politika luin. Yung tumitingin sa batas. Yung po yung inaasahan natin. So on that part ay hinihikayat po namin, hinihiling namin sa inyo. Buksan po natin yung kaisipan natin. Are we on the right track? Nasa tamang pamamahala pa ba tayo? Kasi kung ganun po yung nangyayari, what more yung mga nasa laylayan? Kung paano tayo sinisiil, bakit po nadadamay yung magandang layunin na yung pinagsisigawan po natin sa pagkakaroon. Kaya sana po sa lahat ng Pilipino, maging open-minded po rin. Buksan na natin yung kaisipan natin. Masyado nang iba yung sistema, yung dami ng sistema na nakikita po natin. Yun na po. Idagdag ko lang po, bago po yung pangyayari na yan na talagang pagtatabuy sa atin, noong April 26, nagpunta po kami sa munisipyo ng Bustos para po muli humiling sana na tayo po ay bigyan ng permit para po maidaos po natin ang ating pagtitipon dapat kanina ng matiwasay. So, dahil alam naman po namin na talagang kami ay hindi mapagbibigyan sa naturang permit dahil nga po meron ng pressure, nagpa-receive na lang po kami sa kanila ng mga karagdagang dokumento na kung saan magpapatibay at magpapatunay na ang may-ari ay talaga pong sumasang-ayon na gamitin po ang kanyang pasilidad para nga po sa pagdaraos ng rally natin dapat kanina. At nagpa-receive po tayo ng authority to use property. During the time na nagpunta po kami doon, siguro binubuo po kami ng mga 8 katao. Kasama din po ang SMNI, representante ng SMNI. At sa unang pasok pa lamang po namin sa opisina, nakaramdam na po kami na talagang ipe-pending kami. Sa regular process po kasi ng pagpapareceive sa isang opisina o sa isang munisipyo, napakabilis po niyan eh. Re-receive lang naman po yan, di ko ba? Pero during that moment, nagtaka kami bakit sobrang tagal. As in, sobrang tagal. So, inoorasan ko,
Noong nakaka 10 minutes na, tinanong ko na po yung babae na pinag-aabutan ko ng papareceiban at sabi ko, ano ba, paano ba yung proseso nila sa pagre-receive? Bakit napakatagal? Kasi ako may hinahabol pa po kaming oras. So, ang sagot niya sa akin, hinihintay pa po kasi namin si Sec. Kasi primero, ang sinabi, merong meeting. So sige, hintayin natin. So pumasok po siya doon sa kabilang kwarto. Nagtagal po siya doon ng siguro mga less than 10 minutes. Then pagbalik niya, umupo siya, inayahan ko lang. So, after another 10 minutes, tinanong ko na naman po na ganito ba talaga yung proseso niyo dito? Kasi nagtataka lang kami, bakit ipapareceive lang napakatagal? Sabi ko ganon. So that moment, sabi niya, eh sir, pasensya na po kayo kasi po hindi po ako yung nagre-receive niyan. Sabi ko, kung hindi ko nagre-receive, bakit ikaw yung tinuro dito? Bakit napakahirap para sa'yo pa ako na tanggapin yan, i-receive mo lang naman yan. Then you can be with the mayor, sabi ko. So, sa punto po na yon, dahil alam ko naman po na siya lang ay napag-uutusan, and naghintay na naman po kami na maybe mga more than 20 minutes. So, hanggang sa pumasok na nga po yung HR nila, I can mention the names, but wait lang po ha. Kasi kinuha ko, nawalan po ko na sa enda sa akin. Hindi pa kayo sa so anyway, nagpakilala po siya na siya daw po yung HR ng kanilang munisipyo. Pero bago po yan, pagpasok pa lang po niya, ramdam niyo na po na meron na kaagad na kumosyon. Bakit po? Sinino niya po lahat nung naandoon sa loob ng kwarto na yon. So habang sinisino niya, yung iba po doon, may mga nagtitext, siguro na paranoid yung tao, no? Pinagsasaway niya po yun. Meron pa yung moment na parang nakita ko, inagaw niya pa yung cellphone eh. Sabi, ay bawal yan, bawal mag-camera dito, ganyan-ganyan, ikaw lumabas ka. Pinapalabas. So nung nakita ko kung ganun yung inaasta niya, at hindi niya ho alam na kasama natin is yung iba doon, members of the media, tumayo na po ako. Sabi ko, sir, mawalang galang na eh, mga kasama ko yan. Eh bakit po ba parang natetense tayo, magpapareceive lang naman kami. So sabi niya kasi bawal kasi yung dito eh, bawal yung nagka-camera dito, nagbibideo. Sabi ko, hindi naman po nagbibideo yung mga yan, tsaka yung mga yan, kasama ko po yan, magpapareceive lang kami. So that time, umupo na po siya, halata po na siya intensyonado, mataas po yung boses niya, at ito pong authority to use property, eh ayaw niyang i-receive. Sabi ko, ano po ba yung dahilan and what's so special about the authority to use property na ayaw niyo pong i-receive? Ano bang meron dyan? So, sabi ko, wag na po tayong maghugas ng kamay dito. Alam naman po namin na hindi niyo kami bibigyan ng permit. Ngayon, kami, pumuproseso po kami. Kaya po, nagpunta kami dito para magbigay sa inyo ng karagdagan dokumento bilang katibayan po at patunay na yung may-ari po, eh meron po kaming napagkasundo ang kontrata dyan na gagamitin namin yung pwesto na yan. So, sabi ko pa po sa kanya, kung ayaw niyo pong i-receive yan, baka po pwedeng bigyan niyo kami ngayon na ng explanation letter kung bakit po ayaw niyo kaming bigyan ng permit at ayaw niyo i-receive ang sulat na ang mga additional documents na pinapareceive po namin sa inyo. So, napilitan po siyang i-receive. Actually, napilitan siyang i-receive. At good thing na din, blessings in disguise, meron din pagkakamali doon sa address. Ito po yun mga kasama. Siya po mismo ang nag-correct. Nandito pala yung pangalan eh. Sorry po. Siya po mismo yung nagsulat at nag-correct. Ang pangalan niya po is si Mr. Orly de Guzman. Oo, Orly de Guzman, isa po itong dating konsehal. Pero that moment, ang pakilala niya po sa akin, siya po ay ang HR ng kanilang munisipyo. So, ganun pa man, nung nireceive po nila ito, humingi po kami ng dispensa at nagsalita po tayo, na alam po namin na pressure po kayo dito. Alam po namin na ang pagdaraos ng gaganapin naming rally is medyo napakabigat para sa inyo. Pero ganun pa man, sinisiguro po namin sa inyo na kami naman po, hindi naman kami komunista, hindi kami terorista, at lalong-lalong hindi po kami kalaban ng gobyerno. Nais lang po nating ipahayag ang damdamin ng taong bayan through TAPS Coalition. Inisa-isa ko po yun, transparency, accountability, peace, and security. So after po nun, umalis na po kami. Then, afterwards,
Noong pong araw ng, check ko po para mas sigurado tayo. Okay. Noong araw po ng same day, between 4 to 5 p.m., between 4 to 5 p.m., may tumawag po sa akin ng tatlong beses. Siya po is coming from the Provincial Gumahan of Bulacan PNP. Ang pangalan niya po is si Lieutenant Colonel Desamares. Pero in short, si Sir Bong. So ang sabi niya po sa akin, Sir, paano to? Meron kasing na-receive si PD na sulat coming from the owner na humihingi po ng assistance sa amin. Na tulungan daw po namin siya na huwag mapayagang makapasok kayo doon para po magamit yung lugar ninyo, ay lugar yung property nila para sa gaganap yung rally. Ano pong masasabi nyo? Yun po yung sabi sa akin. Ang sabi ko, well anyway, binded naman po ng contract yan. At nagtataka kami, bakit po magre-reklamo siya? Isa matalang galing po kami dyan kanina. O, same day. Galing din kami ng 26 doon. Although meron po kami ginawang kasunduan, nagdalawang isip po siya na pirmahan po na yon dahil ang sabi niya nga po sa amin, may pressure siya, etc., etc. Pero at the end, napapayag po namin siya na mabigyan siya ng kopya at nireceive niya po yun sa ilalim. So yun po yung sinasabi ko. Sabi ko, Sir, kako, wala namang problema sa may-ari. At ang sabi niya, Sir, kasi ayusin niyo muna yung may-ari, siguruhin niyo muna talagang pumapayag siya. Otherwise, igagrant po namin yung request niya. Isisecure po namin yung area. Sabi ko, sige sir, tignan po natin, huwag niyo pong putulin yung communication hanggang bukas pa naman yan, which is Saturday na natin. So, after nun, tumawag na naman po siya. Yun na naman yung topic namin at tumawag na naman po siya. So, kung titignan po ninyo, nung tumawag po siya sa akin, between 4 p.m. to 5 p.m. na sinasabi niya, meron na daw pong natanggap si PD na request letter na humihingi ng assistance sa kanila para po i-cordon yung area, i-secure yung area dahil ayaw niya pong ipagamit. Sa kabila ng pagpapaliwanag po namin na ito naman po is merong kontrata, iginigate niya pa rin po yun. So remember the time, 4 to 4 hanggang 5 p.m. Then, following the day, nung kinabukasan po nun, kahapon, dumating po ng madaling araw, umaga, 2:30 in the morning. Okay, dumating po yung mag-aayos ng entablado natin doon, mga 2:30 in the morning. Unfortunately, meron pong sumita sa kanila mga pulis. So, yung mga tao, dahil nga po medyo mainit na yung situation, natakot. So, na-report po sa amin yon ng around sa akin, tulog pa kasi ako noon, na-report po na 6:30. And immediately after, pinuntahan ko po mismo yung lugar. So, pagpunta ko po doon sa lugar, meron pong nakapark doon na isang mobile from Bustos Police Station, then meron po siyang tatlong pulis na nakadeploy doon. So, in-approach ko po siya at yung mga kasama ko, sinabihan po na i-record po nila. Kasi actually, I am preparing for a commotion. No, sabi ko, kahit anong mangyari, ang tanging pwede lang natin magamit dito yung evidence, yung record. So, ni-record po ako ng mga kasama ko while approaching them. So, okay naman po yung naging usapan namin. Ang sabi po nila, nagkakandak lang daw sila ng regular checkpoint. Sabi ko, Sir, kung nagkakandak po kayo ng regular checkpoint, bakit po yung nagbababa ng gamit dito, bakit po tinakot ninyo? Bakit po pinaalis ninyo? Ang sagot po sa akin, hindi Sir, meron din po kasi kaming order na yung pong property na yan, hindi po gagamitin. Guys, during the time, wala pa hong tarpaulin na inilagay yung certain Attorney Jose Cruz na yun hindi pinapagamit at yun ay privado during the time. So ang sabi ko, Sir, meron po ba kayong dokumento na may papakita sa akin na sinasabi ninyo galing sa may-ari na kayo po ay hiningi ng assistance na ito po ay kordonan at huwag ipagamit. Ang sabi niya po sa akin, Sir, punta na lang po kayo ng police station. Ang sabi ko, ba't kami pupunta ng police station? Kako nag-ooperate kayo, wala man lang kayong dalang dokumento. So questionable ka ba yan? Mabait po sila, yung mga police actually, napakabait po nila. Sabi, Sir, pasensya na po kayo, wala kami nadala. Pero meron po kami sa cellphone. So, kinuwanan ko po yung sa cellphone niya na yun. Then, ang una ko po napansin dun, guys,
Sorry. Ang una ko po napansin doon, nireceive po yung letter ng certain na... Dali po ah, ibigay ko yung pangalan. Ng certain Police Staff Sergeant Eusebio ng 4:26, 7:40 p.m. So nakita po ninyo yung discrepancy. Ang sinasabi nung tumawag sa aking police, galing kampo, meron daw na-receive or pina-receive or ibinigay na letter ng assistance, nagre-request yung may-ari, na huwag ipagamit sa amin yon. Ayan po ay sa pagitan ng alas 4 at alas 5. Samantalang yung dokumento pinakita sa amin, na-receive po yan ni Staff Sergeant Eusebio ng 7:40 ng gabi. Ibig po sabihin, nauna pa nilang nalaman sa kampo na magpapareceive sa kanilang letter kaysa dun sa actual na pagre-receive ng letter. Nakita niyo po yung discrepancy? So from there, kitang-kita natin na isang malaking kalokohan po yung ginawa nila. And then after po niyan, binerify po namin yan sa may-ari. Tinawagan po namin. No? At habang kausap po siya, inamin niya po na siya po ay takot na takot. Ang salita niya po is pwersahan po siyang pinapirma. Doon po sa sinasabi allegedly na letter na ginawa niya. So mga kasama, dito makikita nyo na talagang ito pong rally natin na peace rally na isasagwa, pinirwisyo talaga ng mga durobo. Kitang-kita po natin yan kasi nagtulong-tulong sila eh. Mula munisipyo hanggang PNP, no, hanggang yung tao. Imagine ninyo yung tao, isinusuoli na sa amin yung pera, ayaw niya na talaga. Simpleng tao lang sila. Pero sabi ko nga, dyan po natin makikita na kung talagang tayo is gagawan ng paraan para mapigilan po at masuppress ang ating malayang pagpapahayag. Talagang itong mga tao na to, meron po silang kapasidad na gawin yon. Hamakin ninyo, from the top ranks, pababa po ng munisipyo. Pinagtulong-tulungan nilang pag-aralan kung paano po tatakutin yung tao para po hindi tayo makapagkandak ng rally doon. Ngayon ang mabigat na tanong po dyan, sino po kaya yung nasa likod ng mga tao na to? Bakit po parang tila sindikatong mafia yung datingan? Walang kawala eh. Tinatakot yung tao, tapos pinipilit kaming paniwalaan doon sa ginawa nilang kalokohan. So kitang-kita natin, may tinatawag po tayong chain of command. Di ho ba? Pagka sinabi po natin chain of command, hindi gagawin itong nasa ibabayan nang walang matinding utos sa itaas. Samamin po ninyo, dumahan si Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the Regional Director and so on and so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po ito doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang Presidente ng Pilipinas. Si BBM. Bakit po? Directly sinabi po sa amin nung may-ari na ang pressure is galing po sa Malacanang. So, alam nyo, sa totoo lang, ayaw ko po sanang banggitin to, no? Kanina nagkaroon kami ng konting briefing. Hindi ko po pwedeng hindi banggitin ito eh. Mahal po tayo ni Tatay Digong. Bakit ho? Maisog po tayo, kaya po kahit alam natin na ang Luzon ay balwarte nila, sinubukan po natin magpahayag sa pamamagitan ng mapayapang pagpapahayag ng ating mga damdamin at ating pagdidemand ng transparency, accountability, peace, and security. Pero kung titignan po ninyo, obvious na talagang ito po, hindi nila papayagang mangyari. Ang tanong po dito eh, ano ba yung kinakatakot nila sa taong bayan? Tayo lamang po naman ay nagpapahayag ng damdamin natin. Maraming mga issues ang hindi natatalakay. Kung ang command responsibility po natin, meron pong problema yan, ano pa ho kaya yung maliliit na issue na hindi nabibigyan ng pansin ang kayang i-resolve at kayang talakayin? Katulad po ng mga problema sa lupa ng mga magsasaka. Katulad po sa pagtaas ng mga bilihin. Katulad po ng kino-question nating 2 tons na nahuli na siya po sa Alitagtag.
Paano na lang po kung lahat ng mga reports propaganda, at paano na lang po kung ang lahat ng mga reports may cover up? So may problema po ang bansa natin. So ang idadagdag ko siguro dito yung ginawa ho nating press ko noong Miyerkules, kasi nasabi na ho, eh, hindi ko na ho uulitin pa yung mga binanggit ng aking mga kasamahan dito. So nagkaroon ho tayo ng press ko noong Wednesday upang ilatag ho natin kung ano ang mga issue na babanggitin dito sa ating darating na Maisug Rally, supposed to be nga kanina o ngayon. At nandyan po ang SMNI at yung ating mga kaibigang mga vloggers during our press call last Wednesday. At maayos naman po ang lahat na kaganapan noong nakaraang Miyerkules. Pero kahapon, kakaiba yung nangyari dahil nga doon sa mga nabanggit ng ating mga kasamahan dito. Kanilang binarahan yung lahat ng daraanan doon, papunta doon sa ating site. Nilagyan ng mga tarpaulin na ito isang pribadong lugar, no, at hindi ito pwedeng gamitin. So, nandun po yung mga pulis kagabi at binabantayan yung lugar at ayaw nilang papasukin ang sinuman. Pero kami po ay nagpumilit na pumasok kahapon. At nagkaroon kami ng deklarasyon na kailangang maitusok yung Philippine flag doon sa site bilang simbolo, symbolical po yung ginawa kagabi, na kailangan nating protektahan at iwagayway ang bandila ng Pilipinas doon sa lugar na yon. So sa pamumuno ko at ng ating mga kasamahan dito, kami po ay ginawa po namin itong declaration na yon, na simbolo ng ating pagprotekta at kailangan nating iligtas ang bandila ng ating bayan. At wala naman pong ginawa na anuman ang mga pulis, hinayaan lang po nila kami at pinagmamasdan lang po kami kagabi. At inakala na po namin lahat ay magiging maayos na hanggang ngayon. At nakakalungkot nga po, kaninang umaga, iba na naman po ang nangyari na. So, ganun pa man, personal ko pong paniniwala ito na doon sa aking discipline bilang isang pastor, naniniwala po ko palaging mayroong divine intervention. Sa lahat ng mga kaganapan dito sa mundo, iniingatan ng Diyos ang mga taong matutuwid laban sa kamay ng mga masasama. Naniniwala ko ang nangyari ngayon ay kamay na rin ng Diyos ang siyang nangyari, ang siyang naganap. At naniniwala ko na ipapahiya ng Panginoon ang mga taong ito na nag-iisip sa kanilang mga sarili na ngayon ay makapangyarihan sila. Pero naniniwala ko ipapahiya lahat sila ng ating Panginoon. Lahat natin narinig yung tungkol sa paliwanag ng mga kumbino natin. Total harassment yun. Nadismayado yung mga grupo namin sa Lanao del Sur na pinamunuan ng former mayor namin na si Bahad Salik, na galing sa apat na po munisipyo na nandito po sila para ipahayag nila yung gusto nila ipaano sa gobyerno. I-compare natin yung panahon na nga may nagrarally, tapos pinupuntahan pa niya para marinig niya kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Kasi kung hindi marinig yung problema ng Pilipino, hindi mo masusol. Kaya ito si Tatay Digong, talagang pinaka-best na president, dahil lahat ng kailangan ng Pilipino ay susulba rin niya. Biro mo yung nagsuna siya doon sa first na suna niya, yung mga nagrarally, pinapasok pa niya sa Congress.
Tapos ito yung sa atin, na magrarally lang tayo ng peace rally. Walang strike-strike, hindi pa tayo pinapakinggan. Kaya yun, nadismayado kami na galing Mindanao. Dapat, kung totoo silang serbisyo ng Pilipino, ipakinggan nila kung ano ang problema ng taong bayan. Sana ngayon ang freedom of rights ng mga Pilipino. Tulad sa amin doon sa Mindanao, nahihirapan po kami. Hindi nila alam kung ano ang dapat namin problema sa aming lugar. Muski sa aming lugar, sa Lanao del Sur, sa aming galing yung electric power in PC. Tapos doon pa namamatay yung mga ilaw. Dapat sana libre kami doon dahil galing sa amin ang source. Kaya gusto ng mga kababayan namin na pumunta dito para malaman ng gobyerno kung ano ang problema ng Mindanao. Kaya ito ay isa sa mga hindi magandang ginagawa nila. Manawala yung transparent, yung accountability, peace and security dahil maraming na namamatay, pinapababayaan lang. Kaya yun na nga ang sabi namin na walang fair yung pamamahayag natin kasi hindi tayo pinayagan na marinig kung ano ang problema ng Pilipinas. Kaya ginagawa natin ito, yung peace rally, kasi marami tayong iba-ibang problema. Mindanao, Visayas, Luzon. Na kaya gusto ng taga Mindanao na pumunta ganitong mga peace rally. Iyon lang ang masabi namin sa inyo. We can start our question and answer. Sino gusto magtanong? Pakilala ka, Dan. Long press yan. Sa ilalim, long press. Yun yan, long press mo. Long press. Magandang gabi po, brothers, travelers, lalo po. Sir, ano po ang hakbang po ninyo ngayon na gagawin po ninyo dito po sa pangyayari ito? Dahil meron po pang demanda na gagawin po at karapatang aksyon sa may-ari po ng lupa at sa gobyerno. Napakagandang katanungan po niyan. Hindi po natin papayagan na ang tatakpo na nakasuot sa ating mga damit ngayon na salitang maiso magpapagabi dito po sa ginawang paniniim na to. Kaya sisiguruhin po namin na ang pangyayari pong ito ay gagawan po natin ng legal na inquiries. Alamin po natin kung sino-sino may mapagkukulang dito at sino-sino ang mga taong nasa likod. Bakit po natin kailangan gawin ito? Hindi po kasi natin kailangan palagpasin ito. Dahil po tayo po ang koalisyon ng TAPS, ang representasyon ng mga simple at ordinaryong mamamayang Pilipino. Binastos po nila ito eh. So pag ito po, pinayagan po natin ito na hindi natin gagawan ng kaukulang legal na aksyon, wala na po tayong magiging kalayaan sa pagsasalita. Kaya sinisiguro po namin sa inyo. Sinisiguro po namin sa inyo na hindi po kami papayag bilang representante ng koalisyon na tayo po ay bababuyin at tatakpan ng ating mga bibig para iparating natin ang ating mga hinaing sa ating gobyerno. Tama po yun. Hindi po natin pwedeng palagpasin ang ganitong mga pagkakataon. Meron po tayong mga legal na remedies na pwedeng gawin po rito. I-announce po namin sa inyo later on kung ano ang mga planong gagawin. Pero tinitiyak po namin na hindi ho namin palalagpasin to. Dahil kapag pinalagpas ho natin to, ito ho ay gagawin po nila to, ulit-ulitin po nila sa saan mang dako na tayo magpunta, tayo po ay kanilang bababuin at tatakpan at bubusala ng ating mga bibig. Kaya nga po,
Ito ho ay hindi laban namin at laban nila. Ito ho ay laban ng lahat ng Pilipino. Ito ho ay laban ng lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa demokrasya.